Hinihinalang pinahirapan pa bago tuluyang pinatay ang isang miyembro ng PNP Special Action Force na sumagupa sa Mama Sapano, Maguindanao. Nagpapatrol, Roxanne Arevalo. Magkahalong pighati at pagmamalaki ang naramdaman ng ama at isa ring dating sundalo na si Master Sergeant Perlito Agabon sa katapangang ipinamalas ng anak na si PO2 Cham Agabon sa huling mga sandali ng buhay nito. Pumasok ng Special Action Force ang kanyang anak dahil sa paghanga sa ama at pinatunayan nga nito na gaya niya, magiting na kawal si Agabon. Si Agabon ang isa sa mga sniper ng PNP SAF na naipit sa bakbakan sa Mama Sapano. Ikinwento kasi sa kanya ng isang survivor kung paano nagpaiwan si PO2 Agabon para makapuslit ang mga kasama at may matira pang buhay sa kanila. Huling habili ni PO2 Agabon sa kanyang mga kasama, ikwento sa kanyang pamilya ang totoong nangyari sa kanila. Sa kwento sa kanya ng survivor, pinaalis nila ang ibang kasama dahil kakaunti na lang ang bala at hawak nila ang ebidensya. Hindi na binanggit ni Mang Perlito kung sino ang survivor na kausap nila. Pero matatanda ang eksklusibong nagkwento noon si Robert sa ABS-CBN News na may kaibigan siyang SAF na sumalag ng mga bala para siya makatakas. Nung nakita niya na ini-snipe na ako dun sa pinaggagapangan ko, tumayo siya. Classmate, sige lang, abante ka. Tumayo talaga siya para ma-divert yung sniping sa kanya. Imbes na sa akin mapunta. Nakauwi na rin galing Libya ang asawa ni PO2 Agabon. Ayon kay Corneli, walang binanggit sa kanya ang asawa na kasama ito sa Maguindanao. Ang paalam nito sa kanya, magsasanay ito sa airborne. Kaya laking gulat na lang niya nang ibalita ng hipag ang nangyari. Pero ang di niya matanggap, ang sinapit nito sa kamay ng MILF. Hinala niya kasi, di agad namatay si PO2 Agabon at pinahirapan pa ito. Wakwak ang magkabilang pisngi ni Agabon, dinukot ang kanyang mga mata at basag ang cheekbone nito. Kahit di naman ito tinamaan ng bala sa mukha. Overkill, di unsa na nila ang... Sabi niya, overkill ang ginawa nila. Plano ng pamilya na ipa-re-autopsy ang bangkay ni Agabon. Hustisya rin ang kanilang hiling. At sana'y tuparin ng Pangulo ang ipinangakong surgery para sa 3 taong gulang na anak ni PO2 Agabon. Roxanne Arevalo, ABS-CBN News, Iligan City.